meter, floor, 50-50, pinadaan, yan. Okay lang, okay lang. Yan. Welcome guys dito sa House and Lot Finder PH. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe on our channel. And for today's video, we're going to review a house 100 here in San Juan, which is called the Seafront Residences. Bakit tinawag na Seafront? Alam nyo na. So, by the way, my name is Jeff Narieta. And first time ko papasokin itong bahay na to. Samahan nyo ako para ma-review natin. Ano, raw review lang guys, ano. The prices and the details, ilalagay na lang namin yan sa Google Drive namin dito sa baba para laging updated yung price nyo dito sa bahay na ito. So, what you see here is the house 100. 100 square meter yung floor area niya. Ibig sabihin, 50 square meter sa baba, 50 square meter sa taas. The lot area is 200 square meters. So, kasi dito ang dalawang SUV, tatlong sedan, tatlong maliliit na kotse pwede dito. Actually, ito yung likod ng bahay. So, samahan nyo ako dito guys. So, unahin natin yung service area. Ayan. So, itong bahay nito is napakalaki. Kita nyo naman, makikita nyo yung quality ng bahay sa mga details. Ano, sa mga details na nakikita natin. Yung talaga pinagtuunan ng pansin, yung spaces, yung design. Yun yung mga trending na kulay ng mga bahay natin, ano, black, gray. Tapos sinamahan pa na ang ambience natin is the seafront. So ito yung ating mess quarter, guest room, pwede. At meron din siyang ensuite, toilet and bath. So madilim, pero at least nakikita niyo sa video. Ano, yan. So this is the first, actually hindi siya kina-count na bedroom. Kasi ito ay, meron tayong 3 bedroom sa taas. Ito is guest room. Ayan. So, tara. So, pagpasok natin dito guys, meron tayong magandang space para sa mga celebration o sa mga kaibigan natin na kung maaari ay dito na lang syempre sila magbabanding-banding kasi nga pag sa bahay, sa loob ng bahay medyo magkakagulo tayo doon. So this will give you a good space para sa family gatherings or sa pagmumuni-muni, in which guys, papakita ko sa inyo yung pinaka gusto ko na part ng bahay na to. Samahan nyo ako guys. At nga pala to guys, mention ko lang na itong bahay na to is meron kayong makikita dito sa loob ng bahay at dito sa labas katulad nito is hindi siya included doon sa bahay natin. So, let's go. Ayan. So, yung pinasok natin kanina is yun yung likod ng bahay. Ito naman po yung harapan ng bahay. Ayan, napakamaliwalas. So, kita natin yung buong community. Okay, so lahat po ng bahay is ganito yung harapan. So magkakaharap kayo dito, hindi siya typical na subdivision na karsada yung harapan nyo. So dito is parang nasa park lang. Ayan, so yung likod ng bahay nyo, yung pinaka garage. Ayan, so makikita naman natin. Ayan, so tara, tara sa loob ng bahay. So para siyang glass house, no? Kasi lahat ng first floor halos is two-thirds ng first floor is puro glass. Makikita natin dyan. So ngayon, this is our living room. This will give you an idea kung paano nyo aayosin yung living room nyo. So bahala na kayo doon sa part na yon of designing your own house. So dito naman yung ating kitchen. Included na po yung ating cabinet sa baba. And then yung ating pong overhead cabinets, hindi po siya included. So, yeah, dito po yung ating dining area, which is yung time ng family to catch up after a busy day.
Yan. So, mabilisan lang tayo dito sa House 100, guys. Na nga pala, guys, yung House 100, meron siyang 50 floor area sa baba at 50 doon. So, House 100 siya. So, 100 square meter na floor area. So, 50-50. Ang total ng lot area dito is 200 square meter. Ayan. So, this is our first toilet. Okay. Meron siyang plenty of space para magmuni-muni. Ano? Alam mo yung pagkakaya nga tinawag na comfort room? Dapat comfort. Yan. So, ito namang place na to is yung ating access dito sa service area. Or, so, ito pong ating stairs is meron siyang good spacing. At yung ating landing area na tinatawag is meron din siyang isang step pa. Ayan. Okay. So, ito po is wooden. Ito po is metal. So, taas second floor. At meron po tayong plenty of daylight. Ibig sabihin, mas makakatipid po tayo sa kuryente. Kasi yung pong natural light ang ating ginagamit sa bahay. Yan, daylight. So, meron po tayo ditong daylight. Window daylight again. So, dito muna po tayo sa ating first room. Na, as you can see, pwede po natin silang gawin na office. So, sa mga nag-work from home, mas madaling makakatulong po sa inyo na meron ganito sa bahay. So, yan. Tara. Yan. So, ating pong second toilet and bath. This one. So, ito pong tawag dito is common toilet. Ibig sabihin, lahat ng rooms is may access dito. Ayan. Kasi meron tayong tinatawag na ensuite toilet and bath sa master's bedroom. Papakita ko sa inyo. So, para magkaroon lang kayo ng idea, guys, kung gaano siya laki. Ako po is 5'9". So, you can just imagine yung laki nung CR natin. Okay. So, tara. Punta tayo sa second bedroom. So, magtataka kayo. Malaki yung bahay na to, pero 3 bedrooms lang. Kasi malalaki naman yung bedrooms na to, lalo yung makikita natin dito na merong balcony, merong terrace yung master's bedroom. So dito muna tayo, pag meron tayong mga anak or nagsisimula ng family, bunk bed, pwede dito, double deck, pwede dito. So this is our second bedroom. So ngayon, punta naman tayo sa master's bedroom. Yan. You can just imagine, guys, kung ano yung magiging ambiance pag nagkaroon kayo ng House 100, itong bahay na to. Pagkagising nyo, sa umaga, syempre, bubuksan nyo lang yan at tatabad na sa inyo dyan yung ating dagat. So, pwede nyo buksan yan, syempre. Ayan, diba? Which leads us dito sa ating balcony, sa terrace natin. Isa sa pinakapaborito ko na place ng bahay na to chill, guys. So, yan. Diba? Sarap! Ang aliwalas dito, guys, ha? San Juan. Tara, tingnan nyo to, guys. Diba? Tara. Ngayon, guys, punta naman tayo sa... Which is, hindi ko naman siya kinuha. Ito naman pala, guys. Ito naman yung ating ensuite toilet and bath na sinasabi ko. So, yung master's bedroom, meron siyang sariling toilet and bath. So, it's a good thing na include dito sa package ng bahay ng House 100 kasi considering yung category niya, is talagang malaking bahay na siya kung may tuturing. So, nasa mid-tier siya ng mga houses, lalo na sa mga fini-feature natin na bahay dito. Talagang kailangan yung mga ganong fresh prices. Nga pala, guys, yung prices natin is ilalagay ko na lang sa Google Drive para updated kayo palagi. So, ensuite, ensuite toilet and bath. So, punta tayo ngayon sa pinakataas ng bahay, which is pwedeng-pwede siyang gawin for barbecue, for work, for a workout, tambayan. Okay, so kahit pa kayong magkakapatid, meron kayong sarili-sarili mga tropa dun kayo sa baba, no? Yung iba sa second floor, yung iba naman dito sa third floor. Third floor na maliit. So ito yung pinaka parang rooftop siya, open space for ano, yan. Pag may kapitbahay ka, ano lang, kaway-kaway lang kayo dyan, diba? So, yan. So, yan. Sarap! Para kang palaging nasa outing. Grabe, ganda. Ayun lang, guys. So, maraming salamat. So, this is House 100 na na-feature natin dito sa House and Lot Finder PH. My name is Justin Rieta.
Thank you nga pala guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe here in our YouTube channel, House and Land Finder PH. And sana supportahan niyo yung mga susunod pa naming videos. And see you guys. Yeah. Sana.